Apo, ma'am. Ito ang mga huling sandali ng muling pagkikita ng inang nawalay sa kanyang dalawang anak. Si Mary Jane Veloso, ang Pinay OFW na nasa death row sa Indonesia, sumisilip sa bintana habang ang kanyang dalawang lalaking anak, kinakawayan siya para magpaalam. Apo, ma, sana po makauwi na po kayo, ma'am. Miss ko na rin po kayo, ma'am. Love you, ma'am. Ito ang unang beses sa loob ng 5 taon na muling nagkita ang mag-iina, kasama ng Migrante International, National Union of People's Lawyers at iba't ibang ahensya ng gobyerno, dinalaw ng kanyang mga magulang at mga anak si Mary Jane sa kanyang piitan sa Wonosari sa Yogyakarta, Indonesia nitong kalagitnaan ng buwan. They were able to spend almost the whole day together, to eat together, to pray, as well as they were able to attend mass together, and they were able to see Mary Jane do all of her activities inside prison. Taong 2010, nang mahulihan ng heroin si Mary Jane nang makarating siya sa Yogyakarta. Iginigiit ni Mary Jane, hindi niya alam na may nakakargang droga sa maletang ipinagamit lang sa kanya ng kanyang recruiter. One of the sons shared with us that nawalan siya ng gana na pumasok sa school, nakaka-experience siya ng bullying sa school. Nevertheless, Mary Jane, despite being far away, has really been, according to her sons, been able to keep strong for the family and be able to provide the guidance and the nurturing and the love. Bibitayin na sana si Mary Jane noong 2015, pero ipinagpaliban nito matapos makiusap si Pangulong Noynoy Aquino sa gobyerno ng Indonesia para makapagtistigo siya laban sa mga nag-recruit sa kanya. Ito ngayon ang inaayos ng dalawang bansa matapos itong payagan ng Korte Suprema ng Pilipinas. We are always hopeful that the Indonesian government will consider any actions or gestures that would ensure or lead to Mary Jane's freedom. Mas lalong umigting ang panawagang palayain si Mary Jane sa pamamagitan ng paghiling ng executive clemency kay Indonesian President Joko Widodo dahil sa iniinda niyang karamdaman. Ayon sa kanyang pamilya, hindi nawawala ang pag-ubo ni Mary Jane at muling bumalik ang kanyang cyst matapos tanggalin ang ovarian cyst ilang buwan lang ang nakalilipas. Pagtitiyak naman ng Department of Migrant Workers, nakikipag-ugnayan na sila sa Department of Foreign Affairs at Philippine Embassy sa Jakarta para mabigyan ng karampatang lunas medikal si Mary Jane. Ayon naman sa DFA, nakapagbigay na sila ng medical assistance at tulong sa pagsasaayos ng dalaw kay Mary Jane. Handa rin ang embahada sa Jakarta na tumulong kung kinakailangan ang isa pang operasyon at sa pag-follow-up sa hinihiling na clemency. Pati ang DMW handang magbigay ng pondo sa pagpapagamot kay Mary Jane, habang inirekomenda naman ng DFA na bigyan din ng tulong pinansyal ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Mike Novalio, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon,